Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Sinien. At nakita din po natin mga IDOQers, itong grupo ng mga sundalo din. And napag-alaman natin na ito yung mga sakop ng artillery. Mga artilyero itong mga taong ito. Ibig sabihin, sila yung mga nakaantabay sa mga kanyon. Sila yung nandun sa mga specific areas. Pag may gera, pag may conflict, sila yung may specific na location upang sila yung magpapaputok, no? Magpapasabog sa mga kanyon. Pero sa mga oras na ito, nandito sila ngayon sa relocation site upang mag-donate din ng kanilang lakas. So kakausapin natin ang kanilang team leader, sir, no? Yes, sir. Ano pong pangalan natin, sir? Ako si Corporal Benji Escana. Benji Escana. Sir, mga ilang kayo na nandito sa unit na ito? Yung pinasan kami dito, sampo kami. Mm-hmm. Kasama yung kanilang platoon sergeant. Mm. Galing kami dyan sa Tuburan, Mawab. Okay. Batalyon namin sa 2nd Field Artillery Battalion. Mm. Second FAB? Second FAB. Okay. And ano ang iniatas sa inyo na nautos ng inyong katastaasan? Sinabihan naman kami na hindi naman kami sinapilitan. Kumbaga, task namin talaga na kasi may nagbigay sa amin ng kumbaga parang nalaman namin na mayroong bayanihan, yung tatawag na balayanihan. Mm-hmm. So, nag-task agad yung battalion commander namin na 10 tropa para magtulong dito. 10 tropa, yes, para magtulong. Para magtulong. Okay. But sir, paano natin dinivide yung mga trabaho? May foreman ba sa inyo? May mason? Sa amin, puro na kami. Parang alam na rin namin yung mga trabaho, mason, foreman. Okay, okay. So, walang ano sa amin dito, walang foreman, para sabay-sabay, para parehas kami trabaho. Kung anong trabaho ng isa, para parehas kami trabaho dito. Walang lamangan, kumbaga walang foreman dito. Mm-hmm. So ako lang yung senior sa kanila. So ako yung tinas dito na team leader. Mm. Ako yung taga-sabi sana kung ano dapat gawin. Yes. Ako yung may rights lang magkuha ng mga materials doon. So yung trabaho namin dito, walang lamangan dito. Trabaho lang, kung anong trabaho ng isa, trabaho rin ng lahat. Alright. Kanya kami unity. Unity. As a member ng Philippine Army. Okay. Pina-improve namin ang unity namin. So pagkakaisa. Pagkakaisa. No? Mga ilang araw kaya nyo kayang tapusin yung buong bahay? Sa namin, binigyan kami ng 1 week, 7 days. Pero kaya man namin tapusin ito hanggang pinakamatagal yan, 7 days tayo nang tapos. 7 days talaga. Tapos na ito. Alright. Sir, ano mga challenges habang nandito kayo ngayon sa paglikha ng itong housing unit na ito? Of course, I understand, umuulan yata kada hapon. Challenges yung ulan, talagang madidili yung trabaho, pero pag umulan, bawi na lang sa pagkaumaga. Pag umulan sa hapon, tigil trabaho. Mm. Pagka kung hindi naman kalakasan, tsaka kung titigil naman agad, balik naman para madaling matapos. Kasi 80 houses yung ipapatayo eh, so tingnan natin kung ano. Basta ito, 7 days, kaya to, kaya namin tapos ito. Challenge ng ulan, wala yan. Ulan lang yan. Fab kayo. Bayanihan tayo. Okay. Kaya yan. Pero sir, medyo yung assignment area ninyo ay talagang medyo maputik. Maputik. Oo, maputik. Kasi talaga, pag lalo pang umulan. Mm. Pero sige lang, magagawa naman ng paraan. Marami namang kahoy dyan na pwedeng gawing ano, apakan. Mm. Walang pagmasahan, gagawa na lang ng ano, playboard, mixing board para continue pa rin trabaho kahit maputik. Wala lang yan. Okay, how about yung pagkain, sir? Talaga, paano ang pagkain? Pagkain namin, meron talaga kaming dala. Binigay talaga sa amin ng batalyong commander namin yan na pagkain. Baon namin dyan. Mm. Stock namin. Kasi meron naman kaming stock sa Philippine Army na yung ready to eat na, PPE. Ready to eat na yun. Mm. Kaya dinala namin. Tsaka meron din kami dalang bigas. Galing sa Charlie Battery namin, nagbigay rin sila para kunting tulong sa mga dilata.
Okay. Saka meron din kami yung tatawag na substances allowance. Ah, USA. USA namin. USA namin. Okay. Dala rin namin. Para in case ng emergency na gusto namin ng extra menu, mag-ambaga na lang kami lahat dito. Opo. Para mabili namin yung gusto namin extra menu. Alright. Sir, alam natin na patapos itong unit na ito, there will be a family who will be living in this house. By this time na kayo ay nagtatrabaho at may tatayo ang bahay, ngayon pa lang, anong nararamdaman natin na magiging bahagi kayo ng kanilang buhay? Masaya. So blessed na isa kami sa na task dito bilang volunteer. Para sa amin, talaga masarap sa feeling ang tumulong. Opo. Kahit walang binibigay na kapalit, ang sarap lang sa feeling kahit na ito, balang araw, may pamilya dito natitira. Parang maano nila na yung gumawa nito talagang pinaghirapan kahit walang binibigay na kabayaran, pero as a volunteer, sarap sa feeling talaga maging isang volunteer. Okay. Sa inyo, sir, saludo kami sa ginagawa ninyong kabayanihan para sa ating mga kababayan. Maraming salamat and God bless you, sir. Sige, thank you, thank you. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Sinien.